maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Magandang araw Pilipinas, Diyos Marhainal daw Bicolandia. Welcome po sa 6th episode broadcast ng Palay Aralan, School on the Air on Smart Rice Agriculture dito sa Rayon Bicol. Atid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, PhilRice at ng mga lokal na pamahalaan ng 5 probinsya ng Rayon 5. Tayo po ay napapakinggan sa himpilan ng mga radyo sa probinsya ng Camarines Sur, DWNX 91.1 FM at DWNX 1611 AM tuwing Sabado sa ganap na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa probinsya ng Camarines Norte, DWEN 100.5 FM tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa probinsya ng Catanduanes, DWFB 96.7 FM tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa probinsya ng Sorsogon, DWAW 99.9 FM sa Sorsogon City at DWAO 95.3 FM sa Bulan, Sorsogon. Tuwing Biyernes po siya sa oras na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At sa probinsya ng Masbate, DZIM 98.3 FM tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Isang oras po kada linggo at ito po ay nagsimula noong nakarang buwan at ito po ay magtatapos sa Setyembre ng taong kasalukuyan. Bali 5 buwan po tayong magsasama-sama at sabay-sabay na matututo. Hello po sa ating 5,000 farmer enrollees. Okay po, tag-iisang 1,000 kada probinsya. Ngayon pa lang, kami po ay nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, or rather, ATI Bicol hashtag Sarabay Channel at sa mga FB page ng mga nabanggit na partner radio station natin sa mga probinsya. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, Information Officer 2 ng ATI Bicol. Ngayong araw ay sabay-sabay naman nating aalamin at pag-uusapan ang mga aralin patungkol sa varieting matibay sa tuyot, mga varieting angkop sa El Nino. Susundan ito ng paksa tungkol naman sa kakapusan sa tubig, palay pwede pa rin itanim. At ang panghuling paksa sa araw na ito ay ang tipid tubig tips alamin. Lahat pong ito ay kaugnay pa rin sa usaping climate change. Okay, so wag na po nating patagalin pa. Umpisa na natin ang ating talakayan. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air Program ng Department of Agriculture. Pagpapasiklab ni Mang Canor sa kapwa niya magsasakang si Tuning, na-check down na sangkatutak ang aanihin niya dahil maugong at tanyag na raw ang varieting kanyang itinanim. Wala raw kawala, lalong walang mintis. Huwag lang magkaubusan ng sako. Napatunayan na raw na dumadaplis sa 10 tonelada kada ektarya ang kaya nitong anihin. Ang nakalimutan ni Mr. Canor ay nagdeklara na nga pala ang pag-asa na umpisa na ng El Nino noong nakaraang buwan pa. Tiyak na bibilib na naman sa akin si misis nito. Sa tansya ko ay mga 10 tonelada ang aanihin ko. Ayos! Tunying! Tunying, sa amin ka na matulog sa anihan. Tiyak na gagabihin tayo sa paghahapi-hapi. Tuloy-tuloy tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Apektado man ang El Nino ang ating mga magsasaka. Nagpapasalamat pa rin ang mga kababayan nating taga-Pangasinan na nag-abiso ng mas maaga ang pag-asa sa parating na El Nino.
dahil dito ay napaghandaan nila ang mga variety ng palay na may tibay sa tuyot. Nagbabala ang pag-asa? Bakit hindi ko alam? Bakit, Honor? Hindi mo ba nabalitaan yung tungkol sa El Nino? Paulit-ulit na pinamalita yan sa radyo, TV, at maging sa barangay natin. Kaya nga sinigurado kong matibay sa El Nino ang pinili kong variety, yung palay na hindi naghahanap ng masyadong masabaw na bukid. May kalalagyan ako kay Mrs. Nito. Basta mataas kasing umani ang pinili ko. Hindi ko na inisip na dapat ay matibay din sa tuyot ang varieting itatanim. May ninyo-ninyo pala. Dehado na mga anihin ko. Baka magulpi pa ako ni Mrs. Kanor, myself. Magpa-quarantine ka na lang kaya. Huwag kang mag-alala, Kanor. Doon ka na lang makitulog sa amin kapag hindi ka tinanggap ni Mrs. Dadamayang kita sa naunsyami mong happy-happy. Sagot ko na lahat. Barayting matibay sa tuyot, subukan! Mga barayting angkop sa El Nino. Makabubuting gumamit ng mga paagang binhi o mga barayting hindi matakaw sa tubig nang masulit at mapakinabangan ang kakaunting tubig sa panahon ng El Nino. Sa panahong pinangangambahan ng tuyot, mainam na isaalang-alang din ang kakayahang mabuhay ng isang barayti bukod pa sa dami ng kayang anihin nito. Magandang araw mga kamagsasaka! Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Sa panahong may El Nino, bentahe kung gumamit ng mga barayting hindi matakaw sa tubig o may kakayahang makapanumbalik ang sigla mula sa stress na sinapit dulot ng panandaliang tagtuyot. Drought tolerant ang tawag sa mga palay na ganito. Kaya naman pag-uusapan natin ngayong umaga ang kahalagahan ng matalinong pagpili ng barayting itatanim sa panahong may El Nino nang hindi misulang dayami lamang ang aanihin. Aalamin at timbangin din natin ang mga katangian ng mga barayting ito. Kaya naman, tutok lang. Huwag kayong umabsent o mag-may I go out. Nasa kabilang linya ang pinuno ng Plant Breeding and Biotechnology Division mula sa Pilrice, si Dr. Oliver Manangkil. Magandang araw po, Dr. Oliver. Magandang araw din sa iyo, Mang Fred, at sa iyong mga tagapakinig. At salamat sa inyong imbitasyon. Ayan po, dahil nauuso po ngayon ang maiinit na panahon. Actually, parang hindi nauso, parang yun na po yata ang magiging new normal ng ating mga kababayan, lalo na sa mga magsasaka na panahon talaga na natutuyot ang kanilang pananim. Sir Oliver, ano po ba yung kahalagahan ng pagpili ng variety na hindi nakaangklas sa iisang batayan lamang? Alam mo, Mang Fred, ano? Napakahalaga talaga ng pagpili ng variety ng palay na itatanim. Ang ilan ay ibinabase lamang sa iisang katangian ng palay. At kadalasan nga, ang ating pinagbabatayan na lagi ay nakatuon lang sa dami ng ani. Hindi masamang maging batayan ang taas ng ani, ano po, kung ito ang iyong nag-iisang batayan. Ano? Dahil lahat naman tayo ay may gusto natin makamtan yung masaganang ani para sa mas mataas na kita. Ano po? Pero sa sitwasyon na may posibleng kalaban ang ating varieting itatanim na may mataas na ani, doon sa tinatamnan nating palayan, abay napakahalaga na yung ating itatanim ay angkop sa ating palayan. Kasi maghahangad tayo ng mataas na ani sa paraan na magtatanim tayo ng mga tinatawag na high-yielding varieties. Pero wala namang kakayahang labanan ng mga stresses na mayroon doon sa lugar na ating palayan. Marahil ay mauwi tayo sa mas malaking kawalan kung ikukumpara doon sa mga varieting tama ang ani pero may kakayahan, no? Kasi baka tayo maghangad ng malaki, ang makamtan naman natin ay wala. So, mas maganda sigurado po tayo, ano? Isang halimbawa po yung pagpili ng mababango at saka yung masasarap na kainin ng variety, kadalasan po doon sa mga mababango, ano, sila yung mga inaatake ng insekto. Nagkakaroon ng sakit ang mga ito dahil sa mga dalang sakit na mga insekto. Kasi yung mga insekto, alam naman natin, may preference din yan. Gaya din natin, mas gusto natin yung mas mabango, mas masarap. Yun. Pero kung ang sakahan naman natin ay maraming populasyon ng pest, ay mas mainam, ay mga variety hindi nagaanong mabango para hindi na
ma-attract yung mga ito sa inyong palayan. So, ganun po sa pagpili po ng ng variety na huwag tayo magbase sa isang batayan lamang na kadalasan nga ay yung taas ng ani at wala namang tolerance or resistance doon sa lugar ng kanyang pagtatanong. Napakagandang ideya o rekomendasyon po yung binigay nyo. Kasi karamihan po sa ating kababayang magsasaka gusto nila mataas talaga yung ani. Lalo na po kapag may bago, gusto nila ganun din. So ganun po pala ang tamang pagpili ng variety itatanim. So sa ngayon po kasi Sir Oliver, ang panahon talagang papainit ng papainit o lumalalay yung tagtuyot at parang palagian yung El Nino. Ano po ba ang dapat piliing mainam na variety sa panahong may El Nino? Tama ka Mang Fred, kadalasan nga ay meron tayong pinatawag na El Nino na ngayon na kung saan ay nagdaranas ng pagkatuyot ang ilang bahagi ng ating mga sinasakang palay. Ang mga variety po ay dinevelop para sa iba't ibang uri o klase ng lugar na tinatamnan ng palay na may iba't ibang stress na maaaring danasin ng variety sa ating palayan. May variety po tayo na pangtubigan na kung saan itinatanim sa mga lugar na ito yung mga tinatawag nating irrigated lowland varieties. Ito po yung mga lugar na may tuloy-tuloy na supply ng patubig. Ito po ay yung dinadaanan ng mga niya po, no? At tuloy-tuloy po ang supply nila. O yung ibang lugar naman ay may shallow tube well, no po, STW yung tawag ng iba dyan. Or ang iba naman ang tawag ay bomba, no? Pero ito po yung bomba na hindi na kailangan ng saplot. Mayroon naman tayong lugar na tinatawag nating walang supply ng tubig, walang shallow tube well o bomba, at umaasa lang sa ulan. Ito po yung tinatawag natin na buhos ulan. Ang mga lugar na ito ay yung madalas magkaroon ng kakulangan sa tubig dahil sa paiba-ibang kondisyon ng ulan, lalo pa nga doon sa pagkakaroon ng El Nino. At may mga panahon din naman na marami yung ulan, na yun naman ay yung La Niña. At ito po yung dahilan kung bakit mayroon tayong tinatawag na rain-fed lowland drought-prone at rain-fed lowland flood-prone. Sa panahong madalas makaranas ang palayan ng kakulangan sa tubig, o ito yung tinatawag na mga drought-prone areas, may mga variety para dyan. At marami po tayong varieties na na-develop mula pa noong 1990, ay humigit kumulang sa apat na po na releases na mga varieties para sa mga rain-fed areas. At ito po ay may kakayahang lumaban sa stress na dulot ng panandali ang kakulangan sa tubig sa ating palayan. So yun po, pwede tayong mabili sa higit 40 variety na na-release para sa sahod ulan, at kasama dyan yung mga pang-dry seeded, pang-drought, at maging yung pang flood prone areas. Meron tayong nag-umpisa tayo mula noong 1990, may release na tayo na RC272, then 278, at actually noong 2011 nakapag-release din tayo ng RC48. Ito nga yung madalas itanim ngayon dahil sa kanyang dual adaptation, pwede siya sa drought at pwede rin siya sa saline area. Napakarami na po palang mga binhi po na pagpipilian ng ating mga kababayan, Sir Oliver. Sir, doon po sa mga variety na pang drought tolerant o mga variety na hindi patatalo sa dagok ng El Nino, ano-ano po ba ang pangunahing katangian ng mga variety na ito? May ilang pag-aaral po, Mang Fred, na sinasabing nakokontrol ng palay yung transpiration nakapag-iimbak at or sabihin natin nakapagtitipid sa paglabas o paggamit ng tubig ang isang drought-tolerant na variety sa panahong may kakulangan ng tubig. Kaya kung ang variety mong itatanim sa lugar na nakararanas na kulangan ng tubig, makakaasa ka na may aadihin ka pa rin magkaroon ng La Niña kumpara sa kung itatanim natin ay varieting sanay lamang sa may sapat na supply ng tubig. Kaya malaki yung mawawala sa atin kung itatanim natin ay variety na pang irrigated lowland. Kaya
mas maganda na ang itanim natin ay mga rain-fed lowland varieties dahil ang mga variety ito ay may katangian na kontrolin ang transpiration at magtipid sa paggamit ng tubig, no? Or ito yung mga tinatawag na drought-tolerant varieties. Ayan! Napakaganda po pala ng katangian ng mga variety na ito. Kumbaga, yung tubig sa kanyang katawan ay kaya po pala niyang i-control na huwag lumabas muna. Sir Oliver, paano po natin masisigurong ang napiling variety ay hindi patatalo sa dagok o yung sa epekto po ng El Nino? Ang mga variety ang dinevelop po na may drought resistance ay dumaan po yung mga yan sa maraming pagsusuri ng mga eksperto, no? Sa drought screening, ang ating mga breeders ay nagkaroon ng mga testing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na may drought stress, no? At tanging mga variety lang na may kakayahan sa tagtuyot ang pumapasa sa ilang beses na field testing sa iba't ibang lugar. At ito ay dumaraan din sa mga pagpili, ano, ng mga eksperto bago ito maging ganap na variety. So, sa dami ng kanyang pinagdaanan, masasabi natin na kung sa contest ay mga Miss Universe ito, ano? Kasi marami siyang pinagdaanan at pumasa sa lahat ng pinagdaanan. Nakakatsyak tayo na sa palay na may maraming pinagdaanan, makakasiguro tayo na ang mga variety ito ay hindi patatalo sa dagok ng El Nino at makapag-perform ng maganda sa lugar na may drought. Ganun po pala kabusisi yung pagpasa ng ganung variety. Eh halimbawa po may mga magsasaka po na gustong magtanim ng variety po na ito. Saan po kaya kami pwedeng makakuha o makabili ng binhi na pangtanim? Ang mga varieties gusto nating magkaroon ay hindi basta-basta makukuha natin dahil dumadaan po 'yan sa pagpaparami, no, bago natin makuha. Ang ating pong business development division, pwede po tayong makakuha diyan, ngunit bago po tayo kumuha ay magbigay po tayo ng pataan na at least mga dalawang seasons, ano po, kasi pararamihin po natin ang ating nucleus seeds, breeder seeds, foundation seeds, register seeds, at saka certified seeds. Isang season bawat isang stage po niyan. Kaya nanghihingi po ang BDD na pataan na at least 2 seasons ang ipapataan natin para tayo magkaroon ng mga variety. Sir Oliver, ang dagdag tanong lang po namin, halimbawa ang karaniwang magsasaka po ba ay pwede rin pong mag-request ng ganyang binhi o yung mga sadyang accredited seed grower lamang po ang binibigyan po o sila lamang po binibigyan ng ganitong variety? Tanging ang mga accredited seed growers lang po ang binibigyan natin ng Business Development Division ng PhilRice ng mga binhing ito. At ang mga magsasaka naman po natin ay maaaring bumili ng kanilang dekalidad na buto o yung tinatawag nating certified seeds sa ating mga accredited seed growers. Ano po? Ang mga accredited seed growers po ay binibigyan ng PhilRice ng registered seeds at pinararami nila ito para maging certified seeds. Ang mga certified seeds naman na po ito ay pwedeng mabili ng ating mga magsasaka sa ating mga seed growers. So ganun po pala ang mga proseso sa pag-avail ng ganito mga binhi. Sa ating mga kababayang nais pong maka-avail, siguro sa kanilang lugar na may seed growers sila lumapit para maka-avail sila ng mga binhi ng palay. Sir Oliver, baka po may mga dagdag pa po kayo sa ating mga tagapakinig. Sa ating mga kababayan na mga magsasaka, sige po. Ang ibig ko pong iparating na mensahe sa ating mga tagapakinig ay ang mga variety po ng palay ay ginawa upang itanim sa iba't ibang ekosistema o iba't ibang lugar na may magkakaibang sitwasyon, klima. May variety po tayo na para sa sahod ulan, meron sa tubigan, meron sa nalulubog, meron sa mataas na lugar, meron din dun sa malapit sa dagat, sa may mainit na lugar. Huwag po tayong sumugal na magtanim ng variety na di angkop na doon sa lugar na ating pinagtatamnan dahil po sa oras na magkaroon ng problemang pisikal ay malaki po ang mawawala sa ating ani. Ano?
maaaring mabuhay, ngunit kung magkaroon ng mahabang tagtuyot, may problemang napipinto. Ano po? Parang hindi po ba tayo nagtataka na bakit ang durian ay mas marami sa Mindanao at halos wala sa ibang lugar? Ano po? Ito po ay dahil ang durian ay akmang-akma sa south part ng Pilipinas. Ano po? Yung Mindanao naman po ay nasa south. Doon sa kanilang lokal na klima doon. At kasama nga dyan yung Malaysia, Indonesia. Dahil yun ay sa ibaba po ng Mindanao. Ano po? At na maaari na itong Mindanao, Malaysia, maaaring may parehong agroclimatic zone po yun. Ano? At yun po yung nagiging dahilan kung bakit meron tayong mga varieties sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Pero dahil po sa breeding, ano, sa ginagawang breeding, makakakita na rin tayo ng mga prutas na itatanim na rin sa Luzon, gaya nga halimbawa nung durian, makikita na natin sa Laguna. Yun po ay dahil sa breeding. Ngunit napakatagal na proseso po yan. Ano. Ganun din po ang palay. Ano? Kung saan po siya akma, yung kung anong klima siya akma, eh yung specific na variety po ng palay, ang itanim ninyo doon sa lugar na yon na may kakayahan or akmang-akma siya doon sa klima na naroon sa mga lugar na iyon. So, yun lang po yung aking masasabi sa ating mga tagapakinig, mga friend. Hayun po, ang daming natutunan at napaka-informative po yung naging talakayan tungkol sa pagpili ng mga binhi, lalo po ngayong may pabago-bagong panahon. Maraming salamat po Sir Oliver sa pagpapa-unlock po sa aming interview ngayong araw. Sana po ay sa susunod na panahon ay maimbitahan po muli namin sa ganito pagsashare po ng kaalaman, lalo na po sa ating magsasaka. Maraming salamat din po Mang Fred at maraming salamat sa lahat ng iyong tagapakinig at kayo po ay makakaasa na narito po tayo upang magbahagi ng ilang kaalaman tungkol sa ating pagsasaka. Makatuwirang gumamit ng mga varieties hindi matakaw sa tubig, lalo na kung panahon ng El Niño. Importanteng hindi lamang masaganang ani ang isinaalang-alang sa pamimili ng variety. Kailangan din na matatag ang palay laban sa limitadong tubig. Ilan sa mga varieties hindi naghahanap ng umaapaw na tubig ay ang Encik RC192, RC272, RC274 at iba pang palay na pangsahod ulan. Sabi nga nila, hindi na bago sa ating buhay pandinig ang El Niño. Kayang-kaya natin ito, basta't maging bukas lamang sa mga pamamaraan at teknolohiyang makatutulong nang maibsan ang panunurete ng El Niño. Palay Tanong. Tama o mali? Mataas pa rin ang aanihin ng isang variety kahit may nararanasang El Niño. Sagot, mali. Ang potensyal na kayang anihin ng isang variety ay nakasalalay pa rin sa pamamahala at maging sa kapaligiran nito. Palay Kaalaman. Sa pagsasaliksik ng mga ugat ng halaman o root plasticity, nalalaman ng mga eksperto ng palay kung ang isang variety ay may kakayahang depensahan ng sarili laban sa epekto ng pabago-bagong klima at maging sa kakulangan ng tubig. Sa konseptong root plasticity, makikita kung ang isang palay ay may kakayahang maba ang mga ugat pailalim at magsanga-sanga. Minsanan sa loob ng isang taon lamang nakapagtatanim ng palay si Dodong. Ang drama niya ay pahirapan pang araw ito dahil sadyang matakaw sa tubig ang palay. Bukod pa siyempre sa mahal na upa sa magbubunot ng punla at maglilipatanim. Isama na rin ang mataas na presyo ng diesel na kailangan sa pagpapaandar ng dimakinang pampatubig. Ay nako! Ayoko na talagang magsaka. Ipagawa ko na lang kayang subdivision itong palayan ko. Ang hina ng kita. Sana all ay 2 beses sa 1 taon magtanim. Yung iba nga ay nakakatatlo pa. Bakit ako? Bakit ang palayan ko? 1 beses sa 1 taon lang. Ay, naku talaga. Ano na namang drama yan, Dodong?
Ano ka, milyonaryo? At magpapagawa ka pa ng subdivision, ha? Itapak mo nga sa lupa ang mga paa mo? Itapak sa lupa? Eh nakita mong sementado itong atin. Panay ka, kalokohan, Dodong. Tamang pagdadrama lang habang humihigop ng timpla mong mainit na kape. Eh paano ba naman? Sayang kasi ang lupa natin. Mantakin mong isang beses lang sa isang taon tayo nakakapagtanim. Mabigat sa bulsa naman kasi kung magtatanim tayo sa panahong di sigurado ang tubig. Mahal din naman ang diesel sa pagpapaandar ng makinang pampatubig. Sayang lang ang pwede pa sana natin kitain sa pagsasaka. Nako, huwag ka na magdrama dyan. Na-schedule na kita sa mga magsasakang dadalo sa pulong. Tungkol sa pagtatanim sa mga palayang kapo sa tubig. Worry no more, asawa ko. Wow naman, at pa-English-English ka pa. Makakapagtanim ka ba naman kung kapo sa tubig ang palayan? Scam na naman yan. Maniwala ka, asawa ko. Nasubukan na raw sa Bulacan yung aerobic rice technology. Kagaya rin natin ang mga palayan nila. Ngayon ay 2 beses sa isang taon na sila nakakapagtanim. Kaya may pag-asa pa ang palayan natin. Kailan ba yung pulong yan? Excited na ako. Kailan? Ngayon! As in today! Pagkatapos mo magkape, ay maligo ka na. May mga tiga-DA na magpapaseminar. 9:00 raw ang simula ng pulong sa barangay. Kapos man sa tubig, palay pwede pa rin itanim. Tinatayang 37% ng mga palayan sa Pilipinas ay umaasa sa tubig ulan. Pero paano kung kapos ang tubig sa palayan? Maaari pa rin kayang magtanim ng palay? Gayong aabot sa 2,000 litrong tubig ang kailangan upang makaani ng 1 kilong palay lamang. Sa 1 hektaryang bukid, mga 5,000 kilong palay ang inaani ng ating mga magsasaka. Sa mga lugar na kapos sa tubig, maaaring subukan ang mga teknolohiyang aerobic rice at mechanized dry direct seeding. Sagot ng mga teknolohiyang ito ang madiskarteng pagtatanim ng palay sa mga lugar na salat sa tubig. Magandang araw mga kamagsasaka! Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Isa sa mga matitinding hamon na sinasagupa ng mga magsasaka ay ang kakulangan ng tubig sa sakahan. Ito rin ang kalimitang problema sa rainbed at upland areas. Ang mechanized dry direct seeding technology ay isang paraan ng pagtatanim ng palay na hindi ginagamitan ng punlaan. Direktang itinatanim ang bini sa palayan gamit ang multipurpose seeder. Ang multipurpose seeder ay ginagamit sa palayang sahod ulan o rainbed at katihan o upland kung saan ang pagtatanim ay sinasagawa bago magtag-ulan. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang proseso kung paano isagawa ang mechanized dry direct seeding technology at mga benepisyo na mapapala rito. Makakasama natin ngayong araw si Engineer John Eric Abon mula sa Rice Engineering and Mechanization Division mula sa PhilRice. Magandang araw po, Engineer Eric. Magandang araw po, Kapred. Yan, isang magandang araw, Sir Eric. So, ang mechanized dry direct seeding technology po ay bago sa ating kamagsasaka. Pwede po bang ipakilala nyo sa amin kung ano po ang teknolohiya po na ito? Ayan, okay po. Ipapakilala ko po sa inyo ang mechanized dry direct seeding technology. Ito po ay yung tinatawag nating isa sa mga pamamaraan. Ito yung tumutugon sa mga problema ng mataas na gastos ng ating mga magsasaka. Yung binanggit nyo po kanina ang kakulangan ng tubig at higit sa lahat dahil sa naaantala yung ating tag-ulan, lalo na sa panahon ngayon, ay bumababa ang mga ani ng mga magsasaka natin dito sa dry direct seeding. Ito po ay sinusuportahan ng proyektong ito, yung tinatawag nating Research and Development Extension Agenda, upang matiyak yung siguridad ng pagkain sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ito ng pagdaragdag syempre ng pagiging productive ng ating mga magsasaka, mapataas yung ani, at higit sa lahat ay isinusulong nito yung mga pamamaraan tulad nito, yung pagpasok ng mechanization technology. At isa pa, nilalayo nitong mapataas yung ani. Yan ang ating target talaga.
bawasan ang gastos ng ating mga magsasaka, at higit sa lahat ay madagdagan yung kita. Yun yung binubuo natin dito sa Mechanized Dry Direct Sealing Technology Package. So sa pamamagitan niya po ng nabanggit ninyo kanina na multipurpose seeder o tinatawag nating MP seeder, ay iaakma natin ito sa mga lokal na kondisyon. At upang ipakilala ito, ang ipinasadya nating makina ay magsisilbing isang tools ito upang mapabuti yung kasanayan sa pamamahala natin ng ating pagsasaka, at higit sa lahat ito ay gagamitin natin sa mga rain-fed areas o yung mga drought-prone areas natin dito sa Pilipinas. So yan po yung pagpapakilala natin sa Mechanized Dry Direct Seeding Technology. Yun, bago nga po sa ating mga magsasaka. Sir Eric, tanong lang po namin, ano-ano po ang mga benepisyo ng pagsasagawa ng ganitong teknolohiya? Ayun, napakaganda ng tanong mo, Kapred, tungkol sa benepisyo ng pagsasagawa nito. Mapapansin natin yung mga maliliit nating magsasaka sa mga lugar ng sahod ulan o yung mga rain-fed areas, upland areas. Mapapansin natin na mano-mano pa rin naghahasik ng mga pananim na may mataas na halaga ng presyo ng mga binhi dahil marami yung kanilang ginagamit eh. So katulad din ito nung kapag katapos nila mag-time ng palay, ay yung diversification na tinatawag to, nagtatanim ng, din ng mais. So nagre-resulta ito ng magandang benepisyo, kasi pagkatapos natin magtanim ng palay, dahil dito sa multi-purpose seeder na to, gamit ang technology para sa mechanized dry direct seeding technology, ay naaangkop ito para dito sa ating technology. So tulad ng sa palay, yung mano-manong pag-seeding ng mga pananim na may mataas na halaga at gugugol ng malaking oras bago matapos yung isang maluwang na taniman. Ang kagandahan ng MP seeder ay maaaring gamitin ito kasi sa palay, mais, munggo. Yan yung kagandahan niya na benepisyo maibibigay natin dito sa paggamit ng MP seeder dito sa Mechanized Dry Direct Seeding Technology. Ang isa sa magandang benepisyo pa nito ay nababawasan yung labor cost natin ng 20-30% sa pagtatanim, dahil ang isang operator o dalawang operator lang kinakailangan natin kumpara sa mano-manong paraan na nangangailangan ng 10-15 katao, kung minsan pa nga ay 18 katao. Dahil dito, kinakailangan yung pagbubudbud ng palay sa tubig at pagtabon ng buto ng palay sa lupa, na gayon din ang ginagawa kapag sa mais naman ang ginagamit na tanim after ng palay. So isa pa ay yung nababawasan yung dami ng butong kailangan. Kasi ang target ng ating multipurpose seeder ay 60 kilos per hectare ang kailangan maitanim natin. Dahil ang practice ng ating mga magsasaka sa rain-fed using itong dry seeding technology ay gumagamit sila ng halos 100 hanggang 150 kilos sa isang hektarya. So dito pa lang 50% na yung matitipid ng ating magsasaka gamit itong ating multipurpose seeder. Ayan, napakarami po nagbinipisyo pala na makukuha dito sa paggamit ng Mechanized Dry Direct Seeding Technology. So Sir Eric, nabanggit po natin kanina na ito po ay inirekomenda sa mga lugar na kinukulang sa tubig o drought prone. Eh mayroon ba tayong mga rekomendadong variety na ginagamit sa mga ganitong lugar na para sa ganito pong teknolohiya? Ayan, napakaganda ng tanong mo, Kapred. Pakikinabangan talaga ito ng mga magsasakang makikinig sa atin. Ang mga rekomendadong variety na ginagamit natin ay may pagkakaiba-iba ito sa mga lugar ng sakahan sa Pilipinas. Ang kombinasyon ng pinakamahusay na kasanayan ng pamamahala at ang sinamahan pa natin ng multipurpose seeder na may mga bagong variety ng palay na binuo ito ng next gen na kailangan maging tiyak sa isang lokal o lugar. Subalit, kailangan suriin at palawakin natin ang mga teknolohiyang ito na akma sa mga palay gamit ang dry direct seeding. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga variety na nire-recommenda natin, at ito ay naisagawa na rin naman natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ay ito yung mga sumusunod. NSIC-RC416. Yan. Ang maganda dito ay mga paagang variety ito. Nasa 112 days of maturity. Yung isa naman ay NSIC-RC420.
na nasa 108 ang kanyang maturity. Isa pa ay NSIC RC-426 na mayroong 110 days of maturity. And then itong NSIC RC-27 na sa 107. Kung napansin ninyo, ay itong mga nire-recommenda natin mga variety na ito ay mga paagang variety. Kasi nga, ang kinakailangan natin dito kung tayo ay umaasa lang sa sahod ulan, ay kinakailangan maikli lang ang panahon ng pagsasaka natin gamit itong mga rekomendadong variety na nire-recommenda ng Next Gen. So yan kapred yung mga variety, sana ay natandaan nung makikinig, nung mga makikinig pa sa atin upang kapag akma sa lugar nila, ay ito na yung nire-recommenda natin mga variety. Sir Eric, nabanggit po natin yung klase po ng lupa na tataniman. May mga kinukulang sa tubig. Halimbawa po doon sa mga nabanggit ninyo na binhi, saan po sila pwedeng bumili ng ganitong variety? Kasi bago pa lamang po sa mga magsasaka. Ayan, Mang Fred, yung mga ganitong bagong variety ay maaari tayong magtanong muna sa ating opisina ng Business Development Division sa Philrice Central Experiment Station upang itanong natin kung ito ay mga available na kasi mga bagong variety ito. Siguro bago pumunta yung mga magsasakang interesado na maka-avail ng ganitong mga variety ng palay, ay magtanong muna. Pwede naman tayong tumawag sa Philrice or mag-text sa ating Philrice sa text center. So siguro ganun na lang muna at nang makasiguro yung magsasaka sa availability ng ganitong mga variety o kung halimbawa man may contact sila sa mga seed grower, ay tumawag muna sa mga seed grower para nang sa ganun makasiguro sila na bago sila pupunta at meron ng mga available na ganitong bagong variety para sa mga rainfed areas, ay makasisiguro sila na makakakuha ng mga dekalidad na binhi. Ayan, mga kamagsasaka, pwede po kayong mag-text o tumawag kung may mga katanungan kayo sa pagpapalayan. Dati na rin po ako nagtatanong dyan pag may problema ako sa aking palayan. Kabisado ko nga po ang number niyan eh. Ang number po ng Philrice Tech Center ay 0917-111-7423. So kung gusto niyo pong bumili ng binhi o may katanungan sa pagpapalayan, eh mag-text o tumawag po kayo sa numero na yan. Kayo po ay agaran nilang sasagutin. Sir Eric, mayroon kasing mga sakahan na tinatawag na mestisong galas o sandy clay. Eh, maaari rin po bang isagawa ang mechanized dry direct seeding sa kahit anong klase ng sakahan? Ayan, marami pong nagtatanong sa atin yan eh. Yung ito daw bang mechanized dry direct seeding natin ay gamit yung multi-purpose seeder, ay maaari din na ubang gamitin ito sa ibang klase ng sakahan. Unang-una, ay ang sagot po natin dito ay maaari din naman. Kaya lang ay ang kailangan sa paggagayak ng lupa ay kumbaga dry preparation dahil ang dimakin ang gagamitin natin ay pangtuyong lupa lamang ang aplikasyon. Hindi siya pwede doon sa basang lupa. So, kailangan maayos yung paggagayak ng lupa, gusto yung pagkakaararo, at walang malalaking tinigkal nang sa gayon ay mapapabilis natin yung dry seeding gamit yung katulad ng teknolohiyang pinopromote natin na multi-purpose seeder o MP seeder. At dapat nating tandaan ay lalo nating nire-recommenda ang mechanized dry direct seeding lalong-lalo na sa mga katihan o rainfed areas o upland areas. So yan po yung ating sagot dito sa ating tanong na kung maaring isagawa ang mechanized dry direct seeding sa kahit anong klaseng sakahan. Ayan, nabanggit na po ni Sir Eric na depende sa area ano po. Sir Eric, kanina pa natin pinag-uusapan ng mechanized dry direct seeding. Eh, paano po ba ito isinasagawa? Okay, ayan. Ang isa sa mga mechanized dry direct seeding technology na dinevelop ng Philrice ay ito'y application na tinatawag natin na multi-purpose seeder o MP seeder. Una, ang dapat nating gawin ay igayak ng mabuti yung ating mga lupa.
Oh, yung tinatawag natin kanina, nabanggit ko na dry preparation o dry plowing o dry rotavation na umaabot ng halos sa 2 o 3 beses na pag-aararo sa bukid upang matiyak na nadurog natin yung mga tinigkal na lupa upang sa ganun ay mas maayos, mas malinis ang preparasyon, mas maganda ang magiging pagtatanim natin na gamit ang multipurpose seeder. Pangalawa, hindi na kinakailangan pang magbabad ng binhing palay dahil dry direct seeding ang ating application. So dry seeding ang gagawin nating seeding option dito. So pangatlo, dahil sa state of the art technology ang MP seeder at may mga available na hand tractor ang mga magsasaka, ay ilalagay lang natin o idudugtong natin ito sa mga hand tractor. Sa pamamagitan nitong makinang MP seeder ay mas maayos ang magiging pagtatanim ng palay na maihahalon tulad natin sa row seeding na may pagitan ito na 20 cm at higit sa lahat ay walang masyadong aksaya sa binhi na gagamitin sapagkat ang makinang ito ay nailalagay niya ang binhing palay sa ilalim ng lupa na mayroong lalim na 2 to 3 cm at nagagawang takpan yung mga palay na hindi na makakain ng ibon. At kumukonsumo lamang tayo dito na nabanggit na natin kanina ng 60 kilos sa isang ektarya. At may akmang metering plate na tinatawag para gagamitin natin sa MP seeder kung ito ay gagamitin natin sa palay. At pang-apat, kapag nagkaroon na ng ulan at tumubo na ang ating mga palayan ay maaari na mag-apply ng mga pamatay pangdamo na tinatawag na pre at post-emergence herbicide upang sa gayon ay lalong mapangalagaan ng mga magsasaka yung ating mga palayan sa mga lugar ng dry seeding. So yun po ay katulad sa mga rainbed at mga upland areas. So yan po Mang Fred, kung paano natin isasagawa itong mechanized dry direct seeding. Salamat po Sir Eric. Pero ibig sabihin po ba na once na inararo mo ngayon, halimbawa dry yung sakahan natin at 2 hanggang 3 beses na naararo, pwede na po bang magtanim kaagad? Opo, Mang Fred. Pwedeng-pwede na agad magtanim. Basta ma-check lang ng magsasaka na isagawa niya ng tama, nadurog natin yung mga malalaking tinigkal, at higit sa lahat yung mga, alam niyo naman, pagka dry preparation, yung mga pasyok-pasyok niyan, na mga naiwan sa bukid ay nalinis ng maayos. So, yung iba naman na maaring sa pamamagitan ng dry rotavation ay medyo nakat na ng maliliit yung mga pasyok ng palay, ay maaari na rin gamitin itong multipurpose seeder natin. Sapagkat ang kagandahan nito, kapag ka natapos yun at nadurog natin yung lupa, ang kagandahan kasi ng multipurpose seeder, may tinatawag siyang farrower. So, binibigyan niya ng daan bago magtanim ng palay at meron siyang pantakip ng lupa sa gawing likuran. So, yun po, Mang Fred. Ayun, napakabilis lang po pala ang pagtatanim. Isang araw, kung gusto mong magtanim ngayon, makakapagtanim ka. Hindi po katulad ng karaniwan na kailangan mo pa ng 30 days para ihanda yung lupa sa kakamagtatanim. Ito pala ay isang araw na lang. Nabanggit niyo po, Sir Eric, yung gamit na i-attach sa hand tractor, yung multipurpose seeder. Gaano ho naman katagal matataniman ang isang ektarya gamit po yung multipurpose seeder? Ayan, Mang Fred, marami nagtatanong sa atin yan eh. Ang sagot natin dyan, yung mga ganitong mechanized dry direct seeding technology o itong multipurpose seeder ay kaya nitong magtanim ng 3 oras sa isang ektaryang lupa. So kung mas maganda pa yung pagkaka-prepare ng lupa, ay halos mas mabilis pa sa 3 oras. Kaya sa maghapon ay kaya nitong magtanim ng halos 2.5 hanggang 3 ektaryang luwang ng ating mga sakahan. At ito ay nakadepende doon sa ating inirekomenda nga na dapat yung dry seeding o yung dry preparation natin ay maayos yung pagkakagayak ng lupa.
kasi mas, kaya namin sinasabi ito, mas maayos yung paggagayak ng lupa, ay mas epesyente yung pagtatanim natin gamit itong multi-purpose seeder. So yan, Mang Fred, ang luwang ng kayang tamnan itong ating multi-purpose seeder. So nasa 3 oras sa 1 hektarya. Napakatipid po pala ng gagastusin kapag yun po ang gamit, ano? Napakarami po naming natutunan sa pakikipagpanayam sa inyo, Sir Eric. Baka mayroon po kayong mga dagdag mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa ating kababayang magsasaka. Ayan po, para sa ating mga kapatid na magsasaka, lalong-lalo na sa mga rain-fed areas o mga sahod-ulan, sa napakinggan ninyo ay may pag-asa po na tumaas ang ating kita sa pamamagitan po ng application ng mechanized dry direct seeding at ang paggamit po nitong multi-purpose seeder. Sa ngayon po ay pinagtutunan din natin ng pansin ito at pinagsusumikapan natin na yung mga computation natin para lalo pong tumaas ang kabuhayan ng o kita ng mga magsasaka ay pinag-aaralan din po natin ito ng maayos. Marami na rin pong available na mga sahod-ulan varieties na angkop sa mga lugar. At ito hindi nangangailangan po ng maraming tubig. Kung kaya ay kumagahanap kayo ng mga variety o ng mga makinang ito, ay mainam pong makipag-ugnayan po tayo sa field rice. So dito sa Central Experiment Station. At sa ganun ay makapagbigay kami sa inyo ng mga tamang at saktong impormasyon sa mga ganito pong teknolohiya na amin pong itinataguyod para sa kabuhayan po ng mga magsasaka. So yan lang po ang aking maidadagdag at Mang Fred, ay salamat sa iyong pag-anyaya sa ganitong mga talakayan at sana nakatulong tayo sa ating mga magsasaka. Maraming salamat at magandang araw po. Sir Eric, bago kasi sa pandinig natin ng multi-purpose seeder, sa ngayon po bang commercially available na ang ganitong attachment? O kung hindi pa po, saan po kaya pwedeng makapag-avail ng ganitong equipment? So yan, napakaganda po ng tanong niyo, Mang Fred, yung pahabol ninyong tanong ay kung saan makaka-avail itong ating multi-purpose seeder. Sa kasalukuyan po ay ang proyekto po ng ang multi-purpose seeder na ito ay magsisimula na po itong i-commercialize. So kung makakahintay po ng konti ang ating mga magsasaka ay iginagayak po kasi natin dito yung mga tamang dokumento para sa ating mga accredited manufacturer na ating pong partner din sa project na ito. Inaayos po natin ang kanilang mga papeles. Sa mga susunod po sigurong buwan pagkatapos ng soft launching nitong proyekto na ito ay maari na pong makipag-ugnayan ang mga gustong maka-avail ng multi-purpose seeder. Pero pinakamaganda po ay dumiretso tayo ng tawag muna sa PhilRice at nang sa gayon ay mas magkaroon tayo ng ano ng orientation sa paggamit nito dahil ang isa po sa ibinibigay nating benepisyo dito ay libre ang ano, libre ang gagawin natin ditong pag-assiste sa mga magsasaka kung paano ito gamitin, kung paano ito ayusin, yung troubleshooting, yung mga tamang operational guidelines. Ayan. Mas maganda po na kami mismo ang makausap ng mga interesado mga magsasaka. At nang sa ganun ay maituro natin ng maayos yung tamang paggamit nitong ating multi-purpose seeder o ang ating MP seeder. So yan po, Mang Fred, ang ano ang bibitawan ko muna ng mga impormasyon para sa ating mga magsasaka nang sa ganun po ay makasiguro tayo sa kalidad at tibay ng ating multi-purpose seeder. Maraming salamat po, Sir Eric, sa napaka-informative nating talakayan. At sa ating mga kababayan, sa ngayon po ay malapit na po itong i-commercialize. Kung gusto niyo pong mag-avail, pwede kayong tumawag po sa PhilRice kung paano po isagawa o ang paggamit ng multi-purpose seeder. Magandang araw po sa ating lahat!
Ang makinang multi-purpose seeder ay ginagamit sa palayang sahod-ulan o rainfed at katihan o upland, kung saan ang pagtatanim ay sinasagawa bago magtag-ulan. Ito ay kinakabit lamang sa karaniwang hand tractor ng mga magsasaka, kaya naman hindi mahihirapang maghagilap ng makinang pangkabit dito. Mas mura ang pangkabit nito kumpara sa ibang makinang pangtanim. Ang multi-purpose seeder ay may dalawang gulong na bakal na may nakakabit na scraper upang hindi maipon o kumapit ang lupa. May apat na row ito, may poro opener at poro closer sa bawat row. Ito rin ay may hopper at seed metering plate na siyang nagkokontrol sa dami ng binhing itatanim. Sa paggamit ng multi-purpose seeder, dalawang katao lamang ang kakailanganin kumpara sa 10-15 katao kung mano-mano ang pagtatanim. Komportable pang nakasakay sa traktora ang operator at isang tagalagay ng binhi. Umaabot naman sa 6 kilong binhi ang kayang iload ng seeder kada pasada. Mayroon din itong engage at disengage system kung saan hindi magbabagsak ng binhi ang makina habang lumiliko, kaya walang mawawaldas na palay. Sa manual na pagsasabog tanim ay makakagamit ng 100 hanggang 150 kilos ng binhi. Samantala, kasya na ang 60 kilong binhi kada hektarya sa paggamit ng multi-purpose seeder. Hindi lang yan, aabot lamang sa 4 oras ang pagtatanim para sa 1 hektaryang palayan. Ang multi-purpose seeder ay maaari rin gamitin sa pagtatanim ng mais at munggo. Kailangan lamang palitan ang seed metering plate. Palay, tanong. Tama o mali? Walang magiging tipid sa gastusin sa pagsagawa ng mechanized dry direct seeding technology. Sagot, mali. Ayon sa mga eksperto, aabot sa halos 5,000 piso ang maaring matipid sa pagsasagawa ng naturang teknolohiya, dahil hindi mo na kailangan pang maganda ng punlaan, magbayad sa magbubunot ng punla at maglilipatanim, at tipid pa sa patubig. Palay kaalaman. Marami na ang mga magsasakang nakasubok at nagwagi sa aerobic rice technology. Isa na dito si Mang Lauro Garcia mula San Ildefonso, Bulacan. Kwento niya na kung dati ay minsan sa 1 taon lang siya makapagtanim ng palay, iba na ngayon. 2 beses sa 1 taon na siya umaani. Bukod pa riyan, nakatipid siya sa gastusin sa pagpapatubig at pag-upa sa tao. Kaya panalo siya! Ayan, maraming salamat po sa Phil Rice, ang ating content developer, sa mga paksang ating tinulakay sa araw na ito. Okay, so napakahusay ng ating format na ginamit sa presentasyon ng ating talakayan. So maraming salamat po uli, Phil Rice. Ayan, mga farmer enrollees, marami naman ang ating nadagdag sa ating kaalaman. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy natin ang ating mga paksang kaugnayan pa rin sa pagbabago ng klima o climate change sa ating palay-aralan sa Himpapawid. Napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, sa Phil Rice at ATI Bicol, sa aming Center Director, Ma'am Elsa. At maraming salamat po sa ating mga kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na linggo po ulit, same time, same station, sa iba't ibang probinsya sa Rehiyong Bicol. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Kuya Marjan. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe, stay home, together we conquer, we heal as one, Diyos mabalas po. Ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at Phil Rice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.